Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagpapadala ng Pilipinas ng request for information patungkol sa makabagong eroplano ng Korean Aerospace Industries na KF-21 Burame at ang matagumpay na live firing exercises ng US at Philippine Army gamit ang High Mobility Artillery Rocket System. Ngunit kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Habang nalalapit na ang nakatakdang taon na kung saan ay sisimulan na ang mass production ng isa sa pinakabago at advanced na fighter aircraft ng South Korea na KF-21 Burame, ay mukhang mas tumataas na rin ang interes ng Philippine Air Force para sa eroplanong ito. Ayon sa article na inilabas ng Flight Global, ay kinumpirma ng Korean Aerospace Industries na pormal nang humingi ng request for information ang gobyerno ng Pilipinas para sa makabagong twin-engined aircraft ng South Korea. Ang RFI ay isang dokumento na naglalaman ng mga specs at iba pang impormasyon patungkol sa isang produkto. Dahil dito, ay excited din ang KAI na mapabilang sa kompetisyon para sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force na ilang taon na ring gumugulong at ipinoproseso. Matatandaan natin na kabilang sa pinagpipilian ng Philippine Air Force ay ang JAS 39 Gripen ng Sweden at F-16 ng United States. Bukod sa Pilipinas, ay may iba ring mga bansa ang interesado umano sa KF-21 Burame ng South Korea, tulad na lamang ng Indonesia na junior partner ng Sukor sa pag-develop ng KF-21 Burame at isa pa umanong bansa sa Middle East na hindi pinangalanan ng KAI. Kaya't sa aking opinyon, ay nararapat lang na mas pabilisin na ng Department of National Defense ang desisyon nito kung kukuha man ito ng KF-21 Burame, sapagkat kung mauunahan pa tayo ng ilang mga bansa sa pag-order ng nasabing eroplano, ay malamang aabuti na naman ng nasa 5 hanggang 10 taon bago ito maideliver sa bansa. Sa kabilang banda naman, ay naging matagumpay ang live firing exercise ng Philippine Army at US Army gamit ang High Mobility Artillery Rocket System. Ang pagsasanay na ito ay parte ng SALACNIP 2024 na ginanap sa Army Artillery Regiment Long Range Precision Firing Area sa Barangay Canantong, Laor, Nueva Ecija. Sa nasabing pagsasanay ay naipamalas ng US at Philippine Army ang kakayahan ng HIMARS kabilang na ang accuracy, range at effectiveness sa iba't ibang operational scenarios.